Okay. Ito yung pinakapaborito ko sa lahat. Kasi lagi ako nababakbakan ni Brother Francis dito. Amen! Itong class natin, ito yung senior o ito yung turo ni Brother Francis noong May, kung natatanda ninyo, tingnan natin yung ano. Itignan ko lang yung Monday. Ito ay September, ano ba ito? PTA. Kaya tingnan ko lang. Okay, saan yung PTA ya? Time. Prime time. Activity. Ako pa rin. Ikaw, PTA na. Ito. Ito ay sinyo ni Brother Francis, May 9, 2010. Start to na 8:58 a.m. So, na-describe ito na maayos ni Brother Noel. Share niya to. Sabi, ang sabi doon sa class natin, review to ito. Ang bataya ng kaligtasan. Bataya, ano ba daw ang bataya ng kaligtasan? At ano yung nire-repend dati sa traditional na kaligtasan? Ang sabi niya rito, dati ang nare-repend ang mga physical na kasalanan. Ito yung carnal na kasalanan, yung carnal sin. Yung mga protestante daw marurunong sa lahat ng, marurunong dito sa lahat ng tao hindi masama. Ang drive nila ay hindi maililigtas ng iyong sariling mabubuting gawa. Ibig sabihin, ito kung ni Brother Francis doon, yung mga mabubuting ginagawa natin, hindi yun ang makakapagligtas sa atin. Tapos sabi niya, yung sariling kabanalan sa Diyos, ibig sabihin yung kabanalan na gagawin natin, iyon yung magtuturo sa atin ng kaligtasan. So, way lang yun. Tapos sabi niya, example daw, na sinungaling ka. Ang iririkan talaga sa kamangmangan ay yung pagpagiging ignorate. Ang katapat nun o ang batayan ay ang pagkabilyan. Sabi niya gano'n. This guy, sabi niya, itong uri ng regulation na to, ang ibig sabihin nito ay progressive. Pero yung tinuturo niya dito PTA, kasi umpisa pa lang niya to eh. Tapos dapat daw, sa internet, dapat meron kang regulation. Kung ikaw daw ay isang time na old man, sabi niya gano'n, if you have a regulation, it must be a progressive regulation. Sabi niya gano'n. Because each individual doctrine in truth na nasa denomination is also, sabi niya, we can call the regulation. At dito daw pumapasok na ang term na partial regulation. Pero ang deception, pag sinabing true regulation, it is really true unto the end. Sabi niya gano'n. No, it is full only in your time, in your hour. So, sa sarili natin mga oras, sabi mo gano'n. So, hindi pwedeng sabihin na full regulation. Top up na ito na ang abutin mo, full ang regulation mo. At ang present time, ba't ito ay sa future, sabi niya. Now, ang salita ng Belian ay ang attribute ng tao. Dito sa regulation, having second doctrine, ang batayan, abutin mo lang ang justification by faith, pwedeng tanggapin mo lang si Christ. Pwedeng tanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pwede na rin daw. Na nag-speak ng tongues. Ito yung tinutukoy niya sa mga traditional. Tapos sabi niya rito, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, kailangan matanggap po ang mga propeta sa huling panahon. Sino-sino ba yung mga prophet natin, di ba? Sa huling panahon natin, ang prophet na kinikilala natin ay si Brother Branham. Ngayon, sa ginagamit naman natin, Bible ministry, so sila yung mga gumaganap nito. So, ang setup ng doctrine, kailangan malaman mo, sabi niya doon. Ito yung set of doctrine. The set of doctrine is simpura, ibig sabihin, hindi malama, pero inibit. Ano ba yun? Meaning to say, hindi siya set of book doctrine. Doon pa lang ligtas ang pagkabilyan. But that means to say, wala siyang partisan sa church. Ang priority ng buhay niya ay ang pahayag ng Diyos. Kung may denominasyon na emotionally nakawa doon, yung ibang believers, na mas mahal nila si Kristo, pero mahal nga nila si Kristo pero umiiwas naman sa mga malalalim na sharing at unawa. Sabi niya, it is a description, it makes believe. Sabi niya gano'n. Just find themselves in that tribulation period. So, nagturo sila ng false faith. Ang chances lang nila is rapture. Ang resurrection sa kaligtasan about sa church. Ano ang dapat gawin sa church?
ano ang dapat gawin sa pamilya? Ito na yun, yung sa PTA natin. Meron tayong repentance, salvation, aspeto to ng salvation, mga pananaw at bagong pananaw. Nakasulat doon sa Acts 2.38. Pwede niyong basahin yun sa Acts 2.38. Ang tradisyon na natin sa pananaw ay may bagong buhay sa masasamang gawa. Yan. Pwede bang may bumasa? Acts 2.38. Papananaw ay mga bagong buhay lang sa masasamang gawa. Ang tamang pananaw sa Word of God, yun ang tamang pananaw. You cannot force your family, you cannot force your children na sabihin mong kailangan mo magkaroon ng ganyan. You cannot command that, you can only admonish that you can bring the patriarchal and traditional na pag-aalaga sa bata. Ang binibaby at inaamo, alam nyo ba na nakakasama sa bata yan? Totoo yun, dahil ngayon, hirap kami talaga eh. Share ko yung sinip ko lang. Yung pag-baby at pag-aamo sa bata, napakahirap gawin. Kasi, napakadaling gawin. Dahil, siyempre, anak mo yun eh. Pag dumating na yung puntos na lumaki na yung anak mo, ang hirap na bawiin. Masakit na sa laman. Kagaya sa amin, ang laman namin lumalaban na kasi si Emma, masyadong na baby, masyadong na amo. Parang tipo talagang prinsipe siya, ipinanganak siya na walang hirap sa buhay. So ngayon, hirap na hirap kami kung paano namin ganapin sa kanya yung ginagawa natin sa training. Si Ella, may kahirapan kasi tupakin. Pero kahit paano siya, nakakatikim siya ng palo. Pero si Eman, yung ginawa namin pag-baby sa kanya kahit na malaki na siya, kumpleto, kumbaga sa kumpleto sa lahat, hindi siya nahirap sa buhay. Pero ngayon, dahil nagkakaroon ng training, hati lang na natin lumalaban. Hindi natin magawa, hindi natin maghanap ng kaagad-agad. Pero sa amin, hindi ko sinasabi na close kami doon kasi kailangan natin gawin yun. Dahil kung hindi natin gagawin yun, hindi tayo magtatagumpay. So yung training na ginagawa namin kay Eman, pahirapan talaga. Dahil, siyempre, si Brother Francis, nung dumating sa mensahe ng hukom, talagang bakbakan talaga ang ginagawa niya. Konting tingin, pag may nakakalata niya, madali niya ma-discern na hindi talaga nagagawa yung training sa kanya. So, sa amin, yung pangangalaga pala ng bata, pagka umpisa pa lang, wala ka ng pagtuturo o wala ka ng training. Pagdating ng pagkalakihan na siya, magsimula siya ng one, dahil di ba ang sabi ni Brother Francis sa mga teaching niya sa atin, 10 to 20 years ang tagumpay natin para yung mga bata maging successful tayo doon sa training na to, sa hukob. Yung tayo mag-feeling na tayo na parang ano na tayo, yung kumbaga sa nagpaaral ka ng college, yung anak mo, napatapos mo na siya, umaani ka na sa kanya, pero sa laman lang yun. Kumbaga siya dito sa libutan lang, sa lupa lang yun. Pero itong training natin, parang si spiritual, pwede yung katagumpayan ang sinasabi ron. So, sa amin, nung sinabihan kami ni Brother Francis na i-homeschool si Eman, hindi ako sang-ayon. Alam niyo kung bakit? Ba't ko yung school ang anak ko, hindi naman ako maghihirap, kaya ko magpa-aralan kahit saan yan. At saka may mga educational plan sila. Eh kahit anong kunin nila, lalo na si Iman, ang gusto niya maging doktor. So lahat yung nabura sa isip namin. Mawala lahat yun. Ngayon, ang pangarap namin kay Iman, maging pastor na lang, bina doktor. So ang training, pag tinanggap mo, may labanan. Sa laban ng laman natin yan. So kung tayo, mahina yung kwan natin, kumbaga sa ano, yung sikmura natin, mahina ang sikmura natin, malamang maraming mangyayari na hindi maganda. So kailangan talaga pigit mata ka, kailangan kagatin mo na lang yung labi mo na sabihin mo sa sarili mo na talagang hindi na pinag-uusapan dito yung tema na pinag-uusapan na dito, yung spiritual. So wala na yung kalikasan. Yun, number one yun. So, dito, sa akin yung ganun,
Nung yung traditional na pag-aalaga sa bata ay ang baby yun, sabi niya. Alam niyo ba na nakakasama sa bata yan? Although ito paglaki. Di kailangan sa church gawin yan, gawin sa bahay. Ito gagawin natin sa bahay. Huwag inaamo yung baby. O, kagaya niya, may training na naman kami sa bahay. Ang training namin sa bahay, ang katulong mag-uuto sa anak namin. Ang liit-liit ni Ella, maglilipit ang kinainan namin. Si Emma, mag-uugas ng pinggan, maglilinis, maglalampaso, magluluto. Noong una, sabi kong gano'n, ano na lang gagawin ng katulong? Baka umalis na lang yan kasi wala na siyang gagawin. Eh, sabi naman ni Brother Noel, sabi niya, tumulog muna tayo. Sabi ko, teka muna. Bakit pa tayo kumuha ng katulong kung yung mga anak natin gawin, di training na? Kasi kung hindi natin gagawin yung training na yun, paano natin makikita yung kalulhatian ng Diyos yung sabibigay sa atin na training na? Tapos sabi ko, noong una, parang ayaw ko eh, sabi ko, kalulhat ko. Bakit ako kumuha ng katulong? Bakit ako, ba't ko papahirapan yung anak ko? Eh, ang liit-liit pa niya. Ang hirap-hirap maglilit, ang hirap-hirap magluto. Paglulutuin mo yan. Siyempre, sa una, mahirap. Pero, unti-unti, hingi ka ng wisdom sa Panginoon na magumpalan mo yung magawa mo yan. May mga konting nagagawa na, pero hindi pa talaga yung wala pa sa kalahati, kuko pa lang, kumbaga. So, yung ginagawa natin, yung sa PTA na ginagawa natin, kung ang bata, pauunahan ka sa bata, kagaya si Eman, pagka tinutusan niyan, sabi ko kay Ate Eman, yung katulong ko, utusan mo siyang maghigpit. Ang sagot naman ni Eman, Mami, may gagawin pa ako. Mag-aaral pa ako sa kumon. Sabi ko kay Ate Eman, utusan mo. Ang gagawin naman itong katulong, pagka wala ako, siya talaga naglilipit. So, wala eh. Ang hirap din minsan, pagka wala ka sa bahay, lalo na sa akin, pag nasa office ako, hindi ko alam kung anong ginagawa ng katulong ko, talaga siya gumagawa. Eh, siyempre, yung katulong namin, hindi naman talaga nag-aaral, no-right yun. At saka iyon, masyadong mahaba din sa bata, ayaw niya nahihirapan. Sabi niya sa akin, eh, huwag naman, Day, huwag mo naman, kasi Bisaya yun eh. Sabi niya, Day, huwag naman mo utusan, eh, kabata-bata pa yan. Baka hindi na lumaki yan, tingnan mo si Elan, hindi na lumaki. Sabi ko, hindi naman yung mabigat, iano mo lang siya, ialalayan mo lang. So, pag nandiyan ako, nagagawa. Pero pag wala kami, hindi nagagawa kasi ang ginagawa niya, siya gumagawa ng kwanto, meron pa rin sa laban. Ngayon, sabi rito, bawa, mga pagdating, treat mo siya na may training as adult, na formal ang pakikipag-usap. At kung may maling ginawa na, sample, tinanggap ng langgam daw, sinasadyang iyak, si Ella mayroong ganung ugali. Pagka si Ella uutusan mo, naglilibang, nililibang ka niya. Parang ang gagawin niya, bawa, iutusan mo siya. Di mo, Ella, ililigpit mo yung hiligaan. Kasi si Ella, na-training na namin ko, yung higaan namin sa kama, kaya na niyang ayusin yung mga unan. Tapos yung magpupilang, hindi lang niya kaya kasi siyempre malaki yung mga kuhos namin. So ang gagawin niya minsan, pag nandiyan ang daddy niya, di ba, nandiyan kami dalawa, nakabantay kami, parang workshop namin. Sabi ko, nagsesenyasan kami ni Brother Noel, sabi ko, sige nga, pagdipitin mo na. Alam niyo, ginagawa niya si Ella Bolera yan. Pag nandiyan ang daddy niya, nakaupo. Sige, paligpitin mo. O Ella, ligpit na yung unan. Grabe! Sabihin niya ganun. Punta tayo dun. Yung nililibang ka niya. So, yung mga mabababaw lang yun na mga panglilibang ng bata. Pero iyon, nakakabura sa isip natin para yung training natin masira. So, yung pambubola na anak natin, alam niyo, pag napabola tayo sa anak natin, minsan, pag binola ka na, yan si Ella, mabola talaga. Minsan, wow, ganda ni Mami. Ano, ganun-ganun siya, no? Sabi ko, mukhang bulahin. Sabi ko, ganun. Pero minsan, napubola din talaga ako. Siyempre, anak ko yung nagsabi. Hindi ako maganda. Kung sinabi na anak ko maganda ako, di, tuwa-tuwa naman ako, di ba? Yung ang ibig ko sabihin, yung bang may time talaga na mabibilog ka ng anak mo.
So kung gagawin mo daw yung training na yun, na, ay kung gagawin mo at sasang ayun na mo yung sinasabi ng anak mo, sira ang training mo. Ngayon, kung sabihin na lang natin, sa gambamin natin, tuwan-tuwa tayo kasi binubola tayo ng anak natin, eh sarilili na lang daw natin yun. Kasi para hindi naman niya mahalata na parang nagpapawala tayo sa kanya. Sabi niya, sabi dito, na doon sa mga magulang na binibaby ang bata, dapat hindi ganyan. Kasi traditional method, paano natin ito kinukonvert? Ang ating anak, ito din naman siya na hanggang in time, sabi ng gano'n. Pag sinabing denomination, majority denomination. Paano natin kinukonvert ang anak? Yan. Hinihimok, inaamo. Traditional din na. Hawig yun sa batang maliliit. Pag ang bata, nasa fraternity, mas sumusunod pa doon. Ayun. Kaysa sa magulang. Pag maliliit ang bata, magagawa niyo yan. Ang bata ay nauutupa, pero pag abot ang setup ng edad, hindi na nag-work. Dahil, pag tingin niya sa magulang, ay kulang. May kulang sa Bible. Sabi niya, ang anak, hindi niya kapantay ang magulang. Ito na ang bunga ng henerasyon na ito. Sino ang, sabi ng turo sa atin, sino ang nanonood ng drama? Ito yung mga lumalaki na. Ang drama, pag magaling ka magmura sa magulang, ay ikaw ay tinatawag na magaling na. O, magaling na artista. Yan. Magaling siyang magsalansan sa magulang. Yun ang magaling sa artista. Pag kinulang sa disiplina sa anak ang magulang, ang sinisisi, magaling kang artist, ang sinisisi, sabi niya ganun, pag magaling kang mag-artista, syempre, ang masisisi yung magulang. Dahil, na-attend mo yung magulang mo eh. Kung kaya mo magdrama ng ganun, human frenzy. Sabi niya ganun, lalo nila magnify. Ang TV, walang sinasabing tama. Sabi niya ganun, kailangan may magsabi kung tama yan o mali. Magulang ang may, kaya may parental guidance eh. Kung walang nagsasabi na papaalala sa magulang na yung pang pinanunod mong drama ay mali yan at hindi dapat na manood dyan, walang mangyayari. Talagang yung bata, malululong siya sa ganun. Tapos yung pamilya, kaya napakabilikado ang palabas, doon, censorship, walang regulation. Pag walang regulation, patayin nyo muna. Pwede sabihin yung TV, pwede rin gamitin yun doon sa mga religious station. Pwede natin buksan yun para yung mga bata makapanood din. Sina Ella, madalas na mapanood nila kay Kibuloy. Kay Kibuloy, yung son of God. Sa yung nang madalas na mapanood. Pero pag ako nagbubukas ng TV, ang napapanood ko lang, pinanood ko lang si Dating Daan. Kasi si Dating Daan, siyang mag-explain. Hindi ko lang kinukuha. Ito kumagat, hindi lang ako nagkakaroon ng convert sa kanyang mga pananalita kasi syempre may mura yun. Tapos, ang mga magulang, huwag mapatamad-tamad daw. Ang hikayat at himog ay isang kultura ito sa mundo na tumatakbo. Ginagawa ng magulang tradisyonal. Kung hindi opposite katambal ito, kapatid nito ay masama ang sumpat. Huwag sumbata ng bata. Simpleng salita lang, pag hindi sumunod, palo. Yun. Ang sumbat ay nakakasama sa bata. Dapat pala yung mga anak natin, kung sila lumalaki, ipakita natin yung offensive training. Pag wala sa utos, pwede gumamit ng ganyan. Pag hindi nakuha, pinapalusinsan ang nag-absent sa daily report or nangangatwiran. Iman, madalas ganun eh. Pag pinag-inscribe, open ang gano'n namin sa broadcast, bawa may schedule siya. Kasi doon sa sa computer, may nakalagay na schedule si Emma doon na ginawa si Brother Francis. May mga hindi natusunod talaga roon. Marami siyang dahilan. Marami siyang alibay. So, ang ginagawa namin, pagka-alibay, may palo, may luhod. Pinaluluhod sa asin o kaya sa munggong. Pwede sabihin, kailangan talaga gawin natin yun. Tapos, ang kailangan, ipaunawa sa anak, ang sabi sa Bible na, the beginning of wisdom is your God. When you first recognize the authority of God in your life, then you can begin the friends of God. Yun. Ang nauna sa pamilya ngayon, yung kaibigan, himok. Maraming broken family, galing sa mga anak, in the way of spread report ay bahagi lang yan. Yan ang part dito na assert authority.
ang theoretical method natin ay sumbatan natin ang mga anak, magulang mismo ang authority mo sa kanya. Kaya hindi daw dati dapat gawin yun na sumbatan ng anak. Ang anak magkukuha ng authority sa labas, totoo yun. Kasi ako puro anak ko lang kasi yung experience ko sa anak ko, syempre may kanya-kanya tayong experience sa anak natin. Si Evan, marami na kukuha sa labas sa school. Alam niyo, kahit anong mahal ng school, kahit anong sikat ng school, anong sikat, gaano ang kasikat ng school, hindi nakaka-influensya sa anak natin ng tamang asal. Maraming nakuha si Evan sa school. Kaya sabi ko, sayang yung binabayad ko dyan sa school na yan. Napunta lang pala sa ganyan ang attitude mo. May mga may mga minsan na mabuting ngayon, napuputo na kasi naaagapan. May ginagawa yung si Iman na parang yung kumakanta siya ng word, siyempre naano niya sa mga kaklase niya. So yun, naagapan namin kasi pagdating sa bayan siya nakakalibang siya. Maaaring ginagawa niya sa school yun. Kasi tayo mga magulang, pag pinadala natin ang anak natin sa school, akala natin yung anak natin safe na siya sa school. Hindi natin alam na mas marami siyang nakikita mga bagay na natututunan na hindi natin alam. Amen. So, ako, sabi ko, bilang isang magulang, ako ay hirap na talagang lumalaban sa homeschool. Sabi ko, bakit ko yung ingat? Sinasabi ko sa inyo kasi, ba't ko yung school? Inipat ko na lang sa ibang school. Inipat ko sa Christian school, sabi ko. Na iba pa, kasi Christian school din yung pinapasukan niya. Pero, mas maganda kung inipat ko pa sa iba. Hanap ako ng hanap. Ibig ganun din. Parehas din. Kasi, ang mga bata pag nagkakasama-sama na yun, may sarili ng gagawa na ng sariling set-up yun sa labas na hindi na yun sa Diyos. So, yung barkadahan, sabi ko nun, pagka iyon natuto sa barkada, siyempre matututo na sa mga iba-ibang bagay. Drugs, mga ganyan. Hanggang kalalakihan nila yan. So, yung ganung klaseng attitude sa mga anak natin, kailangan aware tayo doon. Kailangan maging mapagbantay tayo. Kasi, baka one of these days, ang anak natin, makita natin membro ng frat. Yun ang napakahirap doon. Kasi pag nangyari yun, hindi mo alam kung paano mo sisisihin ang sarili mo. Dahil walang ibang may kasalanan yan kung tayo. Well, hindi mo pwedeng sisihin si kapatid na ganyan, si ganyan. Hindi, tayong mga magulang. So sa akin, hindi pa ako salado sa ganyang training kasi ngayon pa lang kami, kumbaga sa umpisa lang umpisa kami dahil ang dami namin dinabakbak ang kaiman. So ito lang yung aking muna to, mahaba kasi itong describe na to eh. Bali, kung mayroon kang idadagdag, pwede yung ituloy ito, ang haba-haba nito nung tinuro sa atin ito ni Brother Francis. Yun lang po, salamat po sa Panginoon. Amen. Yung mic mo, baka naka-off. Una po sa lahat, magandang halos po sa atin, Panginoon, Panginoon sa inyo. Bago po muna ako mag-share, samahan po muna akong mamanan. Halilin ko po, lahat po tayo ay mag-sitay. Tayo po ay mag-sitay. This year, about sa ating ministry. Kung problem. Bali po ang nagtapit nito, si Anos na Pastor Johnny. Ngayon na po ito yung sa Anos sa Carolina sa Instructor of Reagan. Ang tayo na 11, habang po siya nag-usulap, ito po ay topic ito ni Pastor Doming sa Ministerya in Treasury Prayer sa Carolina. Bayang nandun po kung nakapakinig nito ay si Pastor Alan at saka si Pastor Aldo. Ito po yung mga yung ano nila bali Trinitarian pero yan po ay binuo kasi ni Pastor yung lahat na yon. So yun po. Kaya nung ma-share namin sa kanya, di ko alam din ang tayo niya pala yun. Kaya siya ngayon yung mag-share niya. Dapat nga yung tatay nasa kanya yung revelation kaya siya na lang. Di ko alam kung makukuha niya ngayon. Kung may makapusan at kakulangan sa tungkol dito,
Ayun naman natin nasa training. Dagdagan niyo. Kaya ka dapat. Dito eh. Sabi niya po dito, nakasulat po din yung mga kategori. Yung kategori niyo po din na, yung una doctrine, pangalawa durungan, pangatlo SCM, pangapat PCM, pangyama progressive ministry, o progressive revelation. Yung una ko po i-share sa inyo, yung about the doctrine. Pakibasa po sa John 17, verse 16. Yan 17. Yan 17. Yan 17. Ito ay yung mga. Kita na. Ala, ang dingin. Basa na. Babasahin ko na po tayo po ay makina. Sabi niya po dito sa John 7 verse 16. Sinagot nga sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko ay hindi ako yung dito sa nagsuri sa akin. Ibig sabihin po kasi ng doctrine, ito po yung mga aral. Ito po yung mga aral na po, meron po ito sa apostolic doctrine. Magbinasa po natin yung apostolic doctrine, makikita nyo yung lahat sa mga aral o doctrine. Yung itinuturo po kasi dito ni Kristo, yung time na pumarito siya sa lupa, nagtanong kasi sa kanya mga tao dito. Nung pumarito nga siya, sinagot nga sila ni Jesus. Nung sinabi nga ni Jesus na, ang turo ko ay hindi akin, kung hindi siya nagturo sa akin. Ibig sabihin ko, pag sinabing turo kasi ito'y aral, o doktor na. Ibig sabihin ko, yung dalang aral ni Kristo, ito'y galing sa kanyang ama. Hindi galing sa kanyang sarili. Hindi niya sarili yung daro unawa. Kaya sabi nga niya dito, na galing siya nagtugo sa kanya. Ibig sabihin po kasi nang nagtugo, ang ama ang nagtugo sa kanya para ihayag yung doktrina o yung aral na itinuloy sa kanyang Panginoon. Tapos, makibasa naman po sa Act 242. Gera. Uulitin ko po. Makinig ko kayo. Act 242. Sabi mo dito. At sila'y nagsipanatiling matigay sa tulong ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpupusul-pusul ng sinapay at sa mga pangangalangin. Ito po ay isa rin po ito sa mga doktrina. Yung sabi nga niya po dito na yung word na sila, ibig sabihin po ang pinatutungkulan dito, yung itatay po natin sa panahon natin ngayon, paano ito. Yung sabi na ibig sabihin po sa mga nagpatuloy sa salita ng Diyos, tayo po yung nagsihawak yung mga aral ng mga apostol.
Hello po, Lord. Kung iyaan naman po natin dito sa gawa, ito po yung mga taong pinotis nila. Sila yung mga nagpatuloy ng mga tao na yun. Sila yung ngayon yung nagsisihawak na yung turo ng mga apostol. At sabi pa nga na po doon na sila yung nagsasama-sama sa pagpuputol ng sinapay. Ang tipo po kasi sa sinapay, ito yung word of God, salita ng Diyos. Sabi nga na po, yung mga apostol po kasi, kapag sila yung nangangarap, magkakasama sila na ipinapahayag nila yung salita ng Diyos. Yung sabihin po, sa panahon po natin ngayon, yung dalang aral natin o yung dalang doktrina natin, ito yung salitang galing sa Ama. Ibig sabihin po, pwede po tayong magtiwala sa mga ginagamit ng Diyos, pero po, sinabi naman po sa Biblia na ang magtuturo sa atin ay ang Espiritu Santo ng Diyos. Pakitunod po sa Genesis 46. Hanggang 42. Sabi niya po dito sa verse 46, basahin ko po. At sa araw-araw, sila ay nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng pinapay sa bahay-bahay. At nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galang at may natapasan ng puso. Verse 47, na nang pupuri sa Diyos at mga tatamo ng paglilat ng buong bayan at ibinaragta sa kanila ang ng Panginoon sa araw-araw niya ang mga lumakan. Yung sabi nga niya po dito, the verse 46, yung sabi po dito na yung araw-araw na ginagawa ng mga apostol, na nagpapatuloy sila at pagsisitibay sila sa pagkakain sa Diyosyo. Ibig sabihin po, sa isang iglesia, kapag nagkain sa tuloy natin ng mga iglesia, ito'y magiging matibay at ang magpapatibay po sa iyo ng iba, umiging yung salita natin. Tapos sabi pa nga na po dito na ang tipo kasi ng templo sa panahon natin ngayon, ito yung tayo yun magiging drive ni Kristo. Tapos sabi pa nga na po dito na tuloy nagpuputol-putol ng tinapos sa bahay-bahay. Sa ngayon po, nagagawa po natin ito kasi yung sinasabi nilang Bible study sa bahay-bahay, ito na yun. Kasi kapag pumunta ka sa bahay-bahay, ang gagawin mo, mag-share ka. Ibig sabihin, yung i-share mo yung doktrina o yung alahan o yung salita ng Diyos na ibinigay mo sa iyo. At sabi ko nga po dito na, yung pagpuputol-putol, meron dito yung bahay. Kapag meron kang tinapay, isang gagawin yung ibinigay mo sa iba. Lalo dito sa spiritual. Sa spiritual kasi, kapag merong salita ng Diyos na ibinigay mo sa iyo, sinahayag mo sa iyo, at sabi nga po dito na, pinagpuputol-putol natin yung salita ng Diyos. Parang magaya po sa akin ngayon. Pinabahagi ko po sa inyo yung natutunan ko para po yung salita ng Diyos ay makain. Tapos sabi nga na dito na sila ay nagsisikain ng kanilang pagkain na may dalang at may katapasan at pagpuputol sa Diyos. Ibig sabihin po, kapag tayo po ay nag-share na may kagalakan sa ating puso, ibig sabihin, at meron tayong kagalakan sa ating puso, nagpupuri tayo sa Diyos. Nandun yung pagpupuri natin sa Kanya at sabi mo na, yung ating pagpupuri sa Kanya, pagkailangan sa Kanya at pagsamba natin sa Kanya, ito yung nilinap ng Diyos. Pabalan ito. At sabi nga niya din na, yung mga ginagawa ng mga apostol, kahit isinusyan nila yung salita ng Diyos, ibinabahagi nila. Sabi nga, ito ibinadagdag ng Panginoon sa araw-araw sa mga maligtas. Tapos yung doktrina kasi. Kapag sabi niya ang doktrina, kapag ito ay sabi niya ay nakawalatan. Example, yung halimbawa, namibigan ka na si Kristo'y anak ng Diyos. Namibigan mo yun. Ibig sabihin niya,
Kung naniniwala ka na si Kristo'y anak ng Diyos, kailangan sabi ng pag-inayon ng Diyos sa pag-inayon. Ayon din sa sinasabi ng Diyos. At kapag napatunayan mo na si Kristo'y anak ng Diyos, ito sabi yun, ito yung Diyos na narapin ng Diyos mo. Ito yung aral na tinanggap na narapin ng Diyos. Basta naman po tayo sa Diyos. Pakibasa po sa yung ibig sabihin po ng Jireyan. Yung Jireyan kasi ito ang ito lugar. Ang lugar po ng mga Jireyan. Ang ibig sabihin naman ng Jireyan, ito yung ano, ito yung para sa pagiging Jireyan ng isang tao. Yung Jireyan, lugar. Yung Jireyan naman, ito yung sa tao. Ibig sabihin, kung isa kang Jireyan, kailangan mapagsalisip ka. Sabi nga, proof or faith, dapat lahat ng bagay tayo ng ng Pilipinas. Pakibasa po sa Acts 17:11. Sagdalaga. Ulitin ko po. Acts 17:10-11. Verse 10. At pagdakay sila, sinayaan sa gabi ang magkapatid na si Pablo at si Sila sa Berea. Ito na po yung sinasabi kong lugar, Berea. At nang dumating sila doon ay nagsipasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Verse 11. Ngunit ngayon na lalong naging mararangal ang mga ito ayon sa mga taga-Tesalonika, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan kung tuloy na ang mga bagay na ito. Yung sabi nga po dito na yung dalawang magkapatid na po, si Pablo at saka si Sila, ano sila ay susan tunod yung sinapin ng kasabayo ng Berea. At sabi nga, nung pumunta sila doon, makabating na sila doon, pumasok sila doon sa sinagoga ng mga ito. At ito po yung sinabi nila sa best sila doon. Na ang sabi nga ng sabi ng dalawa, lalo na din mararangal ang mga ito kaysa sa mga kagatis sa lunsan. Ito sabi nito, kapag sinanggap natin yung salita ng Diyos at sinaliksik natin ito sa araw-araw, wala naman kasi sinabing araw at gabi, sinabi lang na araw-araw. Pero kung titignan mo, para sa akin araw at gabi, pwede mong salisik na Panginoon. Kasi sa oras mo na tumalik sa Panginoon, diba sabi nga sa mga nagsasabi na kahit anong oras pwede dumating na Panginoon, eh kung sa gabi ka dumating at sa baba sa kaligtas ka, diba kasi nagsasaliksik ka. Tapos sabi nga nyo na yung salita nga ng Diyos ay sinanggap nila ng buong pagsisikap. Ibig sabihin pala, pag sinanggap natin yung salita ng Diyos ay may buong pagsisikap, ibig sabihin na sinisiyasas natin ito sa araw-araw. At sabi nga, ang kasulatan ito kung tunin ang mga bagay ito. Ibig sabihin, kung gusto mong tawagin kang Berea pag may nangangaral, kasi sa panahon natin may maraming nangangaral kung kuha sila sa kasulatan. Pero sabi nga, kung isa kang Berea, kailangan yung sinasabi nung nagsasalita, na baga magkalit sa Bible, kailangan mo pa rin, sabi na dito, kailangan mo pa rin, ilang pag kailangan mo sinasabi sa araw-araw. Ibig sabihin pala, hindi lang isang araw pagkatapos ng Kristo. Kailangan araw-araw. Na ang sabi nga nyo dito na kung sinayaga ang mga bagay na ito. Ibig sabihin, kung isa kang Berea, kailangan yung salita ng Diyos, araw-araw mo siyang sinasaliksik. Kasi pag araw-araw mo sinasaliksik ng kasulatan, ibig sabihin, dun mo mapapatunayan na isa ka talagang Berea. Kasi sabi nga ang Berea ng OC, kailangan lahat ng bagay tayo ng patunayan. Kung sabi nga, kung Diyos si Kristo, dapat tayo ng patunayan niya.
ayos sa sinasabi ni Bibliya. Tapos, sa ano, sa, yun naman po tayo sa 1 Peter 3:15. At ito yung napag-ibasa. Nakasama ako? Hindi. Ano? Lagi niyo po dito, basahin si po niyo. 1 Peter 3:15. Kung di inyong ariin banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayo hanggang sa pagsalot sa bawat tao na hinihingi sa inyong nakatira tungkol sa pagkasa na nasa inyong ngunit sa kaanguan at takot. Sabi nga niyo po dito na po si Kristo na sabi nga niyo dito na ariin nga natin banal na si Kristo ay Panginoon sa ating puso. At sabi nga dito na kung isa kang tunong na pereyo, kailangan. Pag naroon pa ang hinihingi sa Diyos, hinihingi kayo nakatira, sabi nga, lagi kang handa sa pagsagot. Pero sabihin po, parang sa pagparitin ng isang Diyos, lagi tayong handa. At kapag lagi tayong handa sa pagparitin ng Panginoon, makakasama tayo sa magiging bread. At sabi nga na dito na, yung sinisinabi na dito na humingi sa inyo ng katirin tungkol sa pagkasa. Ibig sabihin po, yung salita na nasa atin, na gusto natin ibahagi sa ibang tao, ibig sabihin po, ito yung ano katirin. At sabi nga, nasa sa atin yung pag-asa. At yung pag-asa na yun, ito yung ibinigay sa atin ng salita ng Diyos na, kapag mayroong taong nagtanong sa atin at sinagot natin ito na, manginahon. Kasi diba sinabi mo dito na ngunit sa kaanuan ang takot. Ibig sabihin, pag may nagtanong sa'yo na maayos ka lang yung panginahon, anin mo siya, sagutin mo siya ng maamo at yung takot. Ibig sabihin, pag nagtanong siya, kailangan may ano na rin kang kaabuhan. Yung sinasabi na, kap ang tunay na gano'n, meron karakter at attitude. Kasi sabi nga, kapag direyon ka, ibig sabihin, yung mga bagay na ipinahayag kayo ng Diyos, kaya mo itong ihayag sa isa. Tapos nakibasa po sa 1 Thessalonians 5:14. Para po ito sa spiritual. Siyempre sabi na kung mahal mo yung asawa mo, yung kaibigan mo, kailangan mag-iit yung pag-ibig mo sa Panginoon sa Panginoon. Pakibasa po sa Genesis 2:15. Thank you.
pagbabasi ko sa Genesis 2:15. At ang tatlo na kinuha ng Panginoon Diyos na napakaalim ng dalawang isang babae ay ito yung pinala niya sa kasalanan. Yung sabi ng Marino na yung sinaibat agad, ano nga, yung nilalang nga ang babae nila si lalaki. Ibig sabihin pala kung wala ang lalaki, wala ang babae. Kasi sabi nga, diba, ang katulong ng lalaki, iwanan din ako hindi yung babae. Sabi nga na dito na, yung ano nga, nung pinatulogan ng Panginoon si Adal, iluha na si, ano, si Elgabin sa akin, ni Adal. At sabi nga nga doon, tatawag mo sa babae kasi lalaki sa lalaki. Sabi nga nga dito na yung LCM, sabi ba sabi niya sa dalagat binata, yung LCM, nakatukoy dito. Kasi iba dito yung turo mo ni Brother Francis na kapag meron nang binigaw sa'yo, sabi na ano ang una mo binigaw. Sabi na walang iba kung yung binigaw sa'yo. At sabi nga na doon, bilang mag-asawa, sabi niya, kailangan ng idolis nila na dito sa lipan ng Diyos. Dito sa mga physical na pag-iisa na sila. At sabi nga doon, sinabi rin ko ng Diyos na ang mag-asawa doon siya, sabi sa pwede mo, nabihiwalay lang sila dahil sa isang bagay. Kaya sabi nga na doon, kailangan nga yung SDN na to, ma-apply sa atin ito. At sabi nga na doon, yung pinakamahalaga, sabi niya, kapag meron tayong pag-ibig, sasabihin natin, kailangan iibigin din natin yung kapwa natin. At sabi nga na doon, ito tungkol din ito sa SDN. At sa mag-asawa, kapag ang pinag-uusapan nila ay salita ng Diyos, ito yung tunay na pag-ibig. At ang tunay na pag-ibig na sa salita ng Diyos. Tapos, pakibasa sa Genesis 2:23. At sinabi ng lalaki, ito nga ang puso, aking puso at laman ng aking laman. Kaya tatawagin ko tayo sa pagkat sa lalaki si aking mura. Yung sabi nga niya dito na, nung inilapit na nga niya ng Panginoon, yung babae sa lalaki, sinabi nga ni Adan na ito yung puso ng aking puso at laman ng aking laman. At sabi nga ng Panginoon na tatawagin siya babae sa pagkat sa lalaki siya, ng bali. Ibig sabihin ko, kung ang katulong ng babae ay ang lalaki, ang katulong naman ng lalaki ay si Kristo. Kung ang katulong naman ni Kristo, at ang katulong naman ni Kristo ay ang Diyos. Pakabasa po sa 2 Corinthians 6:4. Brother Dutton, 2 Corinthians 6:4. Corinthians 14. And what agreement hath the temple of God with idols? For we are the temple of the living God, and God hath said, I will dwell in them, and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Sabi niya kung dito sa 2 Corinthians 6:14, huwag kayong makipamatok sa kabila sa mga binisang panataya, kapagkat anong pakikisa na mayroon ng kapulan at kalikuan. Anong pakikisa na mayroon ng kaliwa naman sa kaliwan? Ang sabi nga niya dito na ituro nga ni Brother Francis na ang sabi nga niya dito na kapag ikaw ay mag-SCS o
mag-aasawa, kailangan kukuha ka ng mabibili sa LCA mo, dahil kapareho ng palataya. At sabi nga mo din na, kapag isa kang muna ng palataya, kailangan yung mabibili asawa mo ay muna ng palataya. Na ang sabi nga mo din na, anong pakikisama ng kasirod at kalikuan? At sabi nga niya din na ano naman ang pakikisama mayroon ng kaliwan na kapitan. Ibig sabihin, yung kapitan siya kalituan kung titignan mo, hindi sila talaga pwedeng pagsamahin. At gagaya nga din na, sabi nga niya din na, yung believer, hindi siya pwedeng makisama sa ang believer. At sabi nga, yung believer, pwede pa siyang mahawaan yung ginagawa ng ang believer kapag hindi pa siya natin. Kailangan, sabi nga na din na, para hindi ka mahawaan. Sabi nga na, para hindi ka mahawaan ng mga wordy na ginagawa ng unbeliever. Kailangan ano ka na na-choose ka lang sa salita ng Diyos. Kakagasa po sa Hebrews 13. Alalahanin ninyo ang mga may nakalagayan na gayon, mga bagot na kasama nila. Ang mga sinagpalagayan ng gayon naman ay pinagpalagay sa nakawal. Sabi niyo po dito, sa Facebook, mga nabing marangal naman sa lahat ng pag-aasawa at siwag na lang magkadungis ang higaan sa kapatan na mga napakiatid at ang mga mapangalim na ay pawang hahatulan nito. Sabi nga niya dito na, yung paalala po ito ni Apostol Pablo, sabi nga niya dito na, maging marangal nga nawa ang lahat ng pag-aasawa. Kasi kapag ang pag-aasawa mo ay marangal, sa harapan ng Panginoon ito yung ganyan at ngayon. At sabi nga niya dito na huwag nawang marimusal. Yung sabi nga niya dito na huwag marimusal, ibig sabihin niya, huwag nawa tayong magkasala sa pag-aasawa natin. At sa panahon ngayon, yung mga nag-aasawa ay maraming napatahala. At sabi pa niya po dito na, sapagkat ang makikiapit at ang mapangali niya ay pawang nakatulong ng Diyos. Ibig sabihin ko, kapag nakasama ka sa mga nakikiapit at mapangali niya, ibig sabihin ko, hahatulong sila. Kapag nakasama ka sa kanila, kasama kang hahatulong. Tapos, saan po sa Ephesians 5:25? Sabi nga na dito ni Pablo na ang mga lalaki sa mga hindi niya ang kanilang asawa dahil nang isip ko na ang hindi sa ito siya at hindi ang kanilang talibig dahil sa kanila. Yung word na yung word na sabi nga dito na hindi ang kanilang sarili, dahil sa kanila. Yung kasi yung word na yun na ibigay mo kayo sa sarili dahil din sa dahil sa iglesia. Ibig sabihin nga sa mag-asawa na sabi nga na ibigay niyo ang inuinig sa sarili asawa kagaya nga mag-asawa ang ibig sa iglesia.
yung sabi ng asawa natin lalaki si Kristo. At yung at yung iglesia naman, ito tayo yun, yung kailangan mo sabi na sa mag-asawa, kung ang pangulo sabi mo na kung ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos, ang pangulo naman ng lalaki ay si Kristo. Kung ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos, ang pangulo naman ng babae ay ang lalaki. Kaya sabi nga niya doon na kung ang pangulo ng ano, kung ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos, kailangan ni Kristo magpasako sa Diyos at kailangan mo sumunod. Kung ano man yung sabihin ng Diyos, yun yung gagawin niya. Ibig sabihin sa mag-asawa, kung ang pangulo ng babae ay lalaki, kailangan kung ano yung decision ng lalaki, yun yung dapat sundin ng babae. Ibig sabihin nga, yung authority kasi, na ibinigay ng Panginoon, ito yung sabi nga ay nasa lalaki. At nasa kanya mang gagawin yung lahat ng kautosan. Ito naman po tayo sa Kristo. Nag-ibig sabihin po ng Kristo ay patriarchal, training, ay-tay-tay-tay-tay. Ganun po lang, ano ibig sabihin ng patriarchal? Sa gera, ano po ibig sabihin ng patriarka? Tama, pagpapamahala. At yung pagpapamahala, saka yung pamumuno sa namin. Yun. Ibig sabihin ng patriarchal, kamunong o pamamahala. Ibig sabihin ng pulang training, ito yung training natin sa loob ng ating pamilya. Ibig sabihin naman ng aspect. Ato yung aspect, parang humigit lang siya. Ibig sabihin nun, respeto. Kaya nga sa isang pamilya, iba sabi nga, kaya nga tayo na rin training. Para itrainin natin yung mga anak natin din sa tamang pag-uugali. Kasi sabi nga, kung titignan mo nung unang panahon, yung mga bata, ginagawa na nilang Diyos yung magulang nila. Kasi diba nga sabi nga, kailangan yung mga bata gumalaw sa kanilang mga magulang. At sabi nga nga din na, kapag hindi sila gumalaw, may parusa yun. At sabi nga, yung assault authority, magagaling ito uno sa Diyos, pangalawa kay Kristo at pangatlo sa lalaki. Kasi sabi nga, ang uno ng tao, sabi nga, ay ang asawang lalaki, ang tatay. Kaya sabi nga niya doon, yung assert authority, manggagaling ito sa tatay. Kaya sabi nga, kung ikaw ay ama ng tahanan, kailangan yung assert authority, pagalaan mo ito sa loob ng inyong pamilya. Kasi pag napagamin na mo yung assert authority sa loob ng inyong pamilya, hindi sabihin, ito yung magiging karandahan. Kasi meron tayo, kasi meron sinatawag na yung sa traditional Catholic na paggawa, yung mga magulang na sa traditional, yung mga magulang na kahit inis na sila sa anak nila, na ibig sabihin parang pag inuutos nila, nagmamakaawa pa sila na gawin yung inuutos nila. Parang ganun lang yung nangyari sa traditional. Yun nga yung ano rin, dahil yung kay Brother Francis kasi sabi na, pag ganun ang nangyari sa anak mo, parang hindi mo siya nilinimo, at yung sabihin daw, hindi mo siya ma-i-trace, yung sa dapat i-trace siya. Kasi sabi na, kapag yung assert authority nangyari sa isang pamilya, hindi ka na mahihirapan sa yung anak na uutusan mo sila. Ito sabi na sa atin, sa progressive ministry, bakit sinabing progressive ministry? At sige na sinabing progressive ministry, kailangan lumagbang tayo, lumago tayo. Nasabi nga, kung una, sabi na kung kita lang yung alam mo, kailangan sabi na i-share mo rin, parang galangan yun yung pinagay. Na ang sabi nga nga doon, sa isang pamilya, kapag nangyari yung pag-assert ng magulang sa kanilang anak, hindi sila mahihirapan, hindi na nila kailangan nakiusap para hindi yung iuusap. At sabi niya doon sa napakinggan ko na yung mga magulang doon
saan sa traditional ministry. Kapag inutusan nila yung anak nila na minasabi pa nila, hindi na anak, walang mo na po. Ibig sabihin, nakikiusap na sila na kahit nagdadagad ng anak nila ay nagwawala na. Nakikiusap pa rin sa, nakikiusap pa rin yung magulang para lang matulit yung inuusap sila. Pero sabi na doon, mali. Kasi sabi na, bakit mali? Yung anak nyo, nautusan nyo nga siya, tinunod na yun yung utusin, pero ay patabok. Sabi nga doon na mali ka na pag-tulit yun. Sabi nga, sa progressive ministry kasi, kapag ang anak mo na trino na mula pagkabata, mula pagkabata, nakapag na trino ng kanilang mga nakulang, hanggang sa paglaki na, hindi sila mahihirapang utusan yung anak nila na gawin ko. At si bakit? Yung sabi nga doon na, ay hindi na sila mahihirapan. Kapag yung anak na inutusan nyo na isang salita at inutusan nyo, sabi nga, yun yung tunay na training na dapat makuha ng isang magulang. 15 minutes para isang magulang. Yun, kaya sabi nga doon na ang isang magulang, ang isa kami, yun sabi nga doon na yung kasalanan ng bata, hindi kasalanan, yung kasalanan ng bata, hindi na kasalanan. Ang kasalanan ng bata, ayun. Yung sabi nga nito na kapag kasama niya ang bata, hindi na kasalanan yun. Kasi bakit? Kaya hindi na kasalanan yun. At hindi mo tinuro sa kanilang gagawin na. Yung sabi nga nito na kapag tinalo mo ang bata, dahil kapag tinalo mo ang bata, kailangan mong ipaliwanag sa kanila. Halimbawa, tinalo mo yung anak mo. Yung anak mo 5 years old. Siyempre pag 5 years old, hindi wala kayong masyadong alam. Hindi na alam siya kung ano yung gagawin niya na tama at mali. Kapag sinabi mo sa kanya na, halimbawa, ang nabag niya, nagagalan niya ng electric fan, kasi hindi na maya, kasi baka nakulog. Yun yung kailangan na isang bagay na kailangan mong ipaliwanag sa kanya. Pag pinaliwanag mo yung bagay na yun, hindi niya yung gagawin. May isigyan siya na at isigyan siya kasi kung ano yung gagawin sa kanya. Sabi nga na kapag yung anak mo, pinalim mo siya, kailangan ipaliwanag mo sa kanya kung bakit siya nagkamali at kung ano yung katulangin mo. Kasi sa panagawa natin yan, pag ang bata pinalim mo ng walang, hindi mo sinasabi kung bakit iisipin na, hindi mo siya tunay na anak, hindi mo siya mahal. Pero sinasabi nga doon na kapag pinalim mo ang iyong anak, palalayasin mo sa kanya ang kamang mga anak. Matayin po natin sa problem. Turuan mo ang bata sa dahat na dapat niyang nakaraw, tapos na tumanda ng siya ay hindi mayroon, hindi wala yan. Sabi nga na dito, matuwan mo ang bata sa saan na dapat siyang mukhalo at pagkatulang daw na sila ay hindi mo nilalala. Ibig sabihin, kapag tinuruan mo yung anak mo, yung salita ng gusto kong mabuting asal, ito yung sabi mo na hindi ka na malihirapan na mag-ibig sa kanya na gawin yung promo ko rin na. Kapag itinuro mo sa kanya yung salita ng gusto at tinuruan mo yung isa, saan na dapat siyang nakara. Yung salita ng Diyos, pag itinuro mo sa kanya yun, yung mabuti sa kanya yun. Pwede na kayong ibahagi sa ibang tao. At sabi nga na rin na kahit sumanda man siya, iniwalay man siya sa'yo kapag na-train mo siya, naturoan mo siya ng salita ng Diyos, mapapakinabangan mo sa paglaki na. At yung salita ng Diyos, yun yung ibabahagi na. At hindi lang yun, yung mga natutunan mo na tamang aral, na mula sa magulang. Tapos basahin po natin sa Deuteronomy 6:7. The verse 7 is the verse 8 is the verse 9 is the home.
sa birth kayo, ay, may lang na lang yun. Ito lang na oh, mali. Tama ko saan, Jesus. Yes.
Sabi niya doon, sa progress ministry kasi, yung may mga talata siya, at hindi ko na pababasahin sa progress ministry. Yung nakapanood kasi doon, na yung progress ministry kasi para ito sa church. So sabi, sa loob ng iglesia, sabi niya, magkaroon tayo ng reckoning. Ito sabihin, sabi niya, kung isang ang kapatiran, kung ano man yung problema ng inyong kapatid, kailangan yung alamin. Kasi sabi niya, kapag ginawa mo yun, yung pag-ibig mo sa kanya, na kahit hindi mo lumabas sa bibig mo, namahal mo siya. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng pakikialam mo sa buhay mo. Doon yung makakatunayan na isa kang tunay na kapatiran. At yung ano naman, yung sabi na yung kapag na yung nagsasalita, sabi na, yun yung mata ng katabi mo kailangan kapatid doon. Kaya sabi na din na, kapag hindi nakafocus yung katabi mo, kalabit din siya. Kasi yung pagkalabit mo sa kanya, yun na sinasabi na meron ka pakialam sa kanya. At sabi nga niya din na, kapag ang salita ng Diyos ay maisal mo sa iyong kapatid mo, kasi yung tuloy na kapatid mo. At yung pag-ibig niya, sabi niya, nakikita mo sa iyo kung anong dami ng puso mo, kung anong dami ng puso mo, kung anong dami ng puso mo. At sabi nga niya din na, kapag ikaw ay merong problema, sinasabi na mag-salvation, mag-patrin mo. Kasi sabi nga niya doon na, sa Christian Bible reading na, sa sabi mo doon, dalawang klase kasi yung umaasin sa akin. Meron yan. Kasi sabi niya doon, umaasin siya, kasi may mga wala siya. Hindi na. Pangalawa, umaasin. Matin ayaw mo sa akin. Pangalawa, umaasin siya, kasi gusto niyang maligtas yung pamilya niya sa gawa ng pamilya. Ang paliwanag siya kasi doon na, nung umaasin siya, pati naniniwanag siya. Pero ang problema lang, Rachel tsaka Trini. Pag may problema na yung mag-asawa ay yung pamilya, sasabihin mo ito, kung magpasesyon na kayo, sasabihin mo nga, hindi na kayo naman. Pero sabi nga, ang hukong kasi sabi nga, tama yung dating itinitinan niya. Ang problema na kasi yung gumagalap. Diba kasi minsan nasisobrang, lalo na sa mga anak. Diba sabi mo, kung ano yung ginagawa niya, kapag nakita ng anak mo yung ginagawa mo, yung gagawin mo. Kapag nakita ng anak mo, nalagin mo, baka mag-inagawin mo. Sabi mo, huwag ka lang magtaka, kasi sa'yo nakita yun. Diba? Bakit ka po magtataka? Misan nga, nung diba siya sabi, yung anak ko bakit pagbumula? Siyempre, kayo nakita. Eh sabi mo, kasi yung ibang magulang, magtataka sila, bakit pagbumula ang anak nila. Eh sabi mo, kung ano nakita siya ng bata, yung gagawin mo. Tapos yung sa training naman, sa pamilya kasi, sa mag-asawa, kapag yung anak nila may problema, at sasabihin yung mga magulang, sasabihin yung magulang, magpa-training na kayo para malipas na yung problema nila. Tama yung sinabi ng hukum, pero ang problema lang, sa magpa-train, sasabihin nila, wag na kayo na naman isip yung problema ng anak namin. Sabi nga, kailangan sa bawat isa, nagkaroon tayo ng pakialaman. We discuss one another. Ibig sabihin, kailangan na magpasakit tayo sa minisaw na hinihuli sa atin. Tapos yung yung pangalawa kasi, sabi ni Gabriel, ito yung berenda. Kasi sabi nga yung anak, yung mga pamilya na yung anak mo, gusto nang maligtas yung sagawa ng kalibutan. Magtatanong siya sa mga kung ano yung gagawin niya. Tapos sasabihin ng mga masyari. Ibig sabihin, kung nagtatanong ka sa kanila, ito yung sinin na ko. Yun lang po. Sana po yung nakuha. Opo, meron ako yung pag-dadagdaga sana. Pagbigyan niyo ako. Pagbigyan niyo ako kung silang to. Dagdagdaga lang to. Hindi, kasi naalala ko yung mga sinabi ni Pastor to. Bagamat hindi siya, sabi nga, bagamat hindi siya umaten, sabi nga, bihira siyang umaten ng grupo. Pero noon umaten siya sa Carolina, di ba? Ngayon, nagtanong siya sa amin, sabi niya, paano mo magpatensyo? O di ba, ibig sabihin, nagtanong siya,
may balak niyang magka-session. Kanino ba? Hindi namin alam kung kanino. Baka kay Brother Francis. Hindi ko lang alam kung kaya niyang lumuhod sa kay Brother Francis. O, oh, diba? So, sabi naman ng asawa ko, eh, ganito, ganyan. Pero hindi, kasi, hindi pa naman kami kasi nagpapasession, pero minsan nagpapasession na kami, kaso nga lang, hindi na tuloy-tuloy. Kaya yun, yung kunting kaalaman ng aking asawa, ipinar niya. So, ibig sabihin, baka rin gusto ni Pastor, malay mo. Kaya nga sabi ko, baka kung isa kayo sa gamit, hindi mo pinili yan. Pero na, na-topic niya yun, maraming kulang doon sa binanggit ng anak ko at ito ay dadagdagan kong konti, ha? Alam ko yung ano yung NCM. Yun yung nakakaganda yung NCM. Kasi tingnan mo, sabi ni Pastor, may asawa ka na nga, tingin ka, anong tingin sa mga magaganda? Hindi mo alam, sabi niya, yung magaganda na yan, ikatulad ni Samson, nabubulaging ka niyan. Diba? Kaya kung minsan, marami yung mag-asawa, sabi niya na, kahit sabi niya, Kristiyano na, ay nadidikol bakit, eh sinititigan yung kasalanan eh. Oo. Oh. Dapat ang muna tignan, huwag mong titigan yung kasalanan para huwag kang sumunod sa kanya. Eh, kaso yung iba sinusundan, yun ang sabi ni Pastor. Oo. So sabi nga, ano, doon sa Paul 22, sabi niya doon, ito yung inugot ng Panginoon yung sadyan ni Adam para idalhin kay Eva, yun daw yun yung, ano, yun yung, doon sila kinasal. So, oo, yun yung pagkakasal sa kanila. Ngayon, sabi niya doon, kung ikaw ay sadyan ng iyong asawa at dinala ka ng Panginoon dyan, huwag kang paghulag ng iba. Sabi niya, huwag kang pumilit na maghanap kasi sabi niya, kung yan na talaga, sabi niya, eh, yan talaga, ibinigay niya ng Panginoon, eh, ngayon, Kristiyano ka na. Maghahanap ka pa ba? Sabi niya doon. Ngayon, maintindihan mo na yung sinasabi na ang Panginoon ay dinala niya si Eva doon sa kanyang asawa. At sabi ni Adam, sabi niya doon, ito ay buto ng aking buto. So, makakaya mo pang limunin yung asawa mo kahit ang sumarang ugali? Oh. Sabi nga, ay baka mamaya, ay hindi mo na kayang lingunin, sabi nga, yung, ano ba sinabi niya doon na, yung sinabi na, hindi, yung dulo na lang yung binanggit, yung sabi nga, ha? Oo, sabi niya, yung dulo na lang ang sinabi sa gano'n, hindi mo na kayang lingunin, eh, yung sabi na asawa, sabi ay, what na? Dulo na lang, iiwanan mo nga yan pag gano'n na ang nangyari. Kaya naalala ko yung sabi ni Pastor Doming na sabi niya doon na ngayon naiintindihan natin sabi niya sa training. Bakit kung minsan di nga siya nakakadalo pero sabi niya sana sa mga nasa training, naalala ito. Sa mga kabataan, kung minsan sabi niya, makikita mo nandun nakaupo, marahil hindi may tatago sa inyo. Nandito siya, yung mga nakaraang mga panahon na yan, nandito siya. At ang mga kabataan, alam mo kung ano yung pinag-uugyukan, handphone nila. Hindi ko alam kung ano yung nakita ni Pastor. Yan, isa pa doon. Masisira tayo, mga kabataan, pag ganyan ang nakita sa atin. May training sa bawat isa sa atin na kailangan, sabi nga, kung mayroon tayong cellphone, huwag muna kayong kumalagit dito sa loob ng church, lalo na yung araw ng panambahan. Huwag kayong gagamit muna ng cellphone. I-off nyo yan. Kung ayaw nyo i-off, i-off nyo yan. Ilagay nyo doon sa speaker. Para pagdating nyo sa bahay nyo, meron kayong self-speaking. Kasi tayo ay tinitignan. Ngayon, sabi nga, ng mga kapatiran natin na hindi nakakasubaybay ng bukong. Kaya anong nangyayari? Grabe ka doon. Totoo yun. Hanapan tayo ng butas. Pero kailangan may makita sa atin para sila sumunod. Ngayon, kung mismo sa atin hindi makita yan, sabi nga, alin ang makikita nila? Yung butas. Kahit maliit na butas yan, palalaki yan, sinasabi ko sa'yo. Ngayon, kaya mga kabataan natin ngayon, sinasabi ko sa inyo to, lalong-lalo na itong mga gumaganap ng training ng mga kabataan. Kahit yung mga nanay, mga tatay, sana ako doon. Pero may cellphone ako, kita nyo naman dyan kung nilalagay. Hindi ako nagkakalakal ng cellphone habang may gawain. Kasi na,
Sabi nga, ano yung mga baguhan? Kung makita nga yan, tapos sasabihin ni Lloyd, mukha ko patid, sasabihin pa lang tumatayo. Kailangan! Diyan lang kayo pupuntig na niyo ako, tapos yung iba naman eh, nakadukot sa bag, kunwari nakadukot sa bag, pero nagkakalakal pala ng cellphone. O, isang bagay yun na sabi nga, titignan tayo. At isang bagay ito na, yun na, yun na pagsirinan namin yun, pastor, na mga kapatid, ito'y sinasabi ko sa inyo para makita natin kung ano yung nansani ng hukong. Kung ano talaga ang muod ng nasa training, nasa session. Hindi nga ako nagpapasession, pero sabi nga eh, diyan mo darating tayo dyan. At ang harap ako kay Brother Francis, pag kaya ko nang lumuhod, sabi nga nun, hindi naman ganun. Talagang gagawin ko yan. Pero kailangan pag ginawa ko, sumasabay yung aking kaisipan, yung aking puso, yung aking laman. Para wala akong kasalanan. Pero pag ginawa ko yan kasi, na, hindi naman kasabay yung isip ko at yung puso ko, eh baka magkasala lang ako, hindi lang kay Brother Francis, lalo sa Diyos. Kaya yun na po yung ano ko na, kung sabi kasi dito, yung UCA, at hindi na kalaban ito ng kabataan ngayon. Kahit may asawa, nag-iisim pa rin sa labas. Oh. Anong masasabi niyo dyan? Tapos ang sabi niyo ko, simple ng Diyos. Ang hirap mga kapatid na sa training. Tapos mamaya, kami po yung anak ko, minsan nakita ko, nandun sa labas, nagbitik. Sinundan ko siya. Hinila ko yung buhok niya, sabi ko, pumasok ka dun sa loob. Kasi hindi ko alam kung ano yung kausap niya. Isang bagay yun kapag hindi malago yung makakita sa'yo. Maliit lang na butas yan, pero palalakuin niya ng diablo. Tingnan mo yung anak niya, nasa training niya, na paano ko susunod yan? So isa, ganun. Ngayon, sabi ko nga, sa mga kabataan, sa mga may asawa, paano na yung may mga asawa kung meron ba kayong kaintiin sa labas? Nakakahiya sa Diyos, di ba? Yun mga kapatid, at gagawin na yun ang diablo sa atin. Alam mo ba, nasabi ni Pastor Duming, kung nabanggitin ko ng Pastor Duming, tagtad ang pangalan niya dito. Alam mo ba, nasabi ni Pastor Duming? Sabi niya, Inaano ko lang mga kapatid yung sinabi niya ha. Kung titignan ko sa spiritual na pangunawa, sabi nga sa nagmula yung spiritual communication sa Eden. Pero ang sabi niya, marami yun talaga yung naitanim sa isip niya na yung pagsisimula na isa natin sa Kristo. Ngayon, kung makita pa sa bawat isa sa atin, sabi ko nga yung ganyan na meron ka ng asawa, pagkatapos makikita ka doon na kung sino-sino kadikit mo, sino-sino kaakbayan mo. So, isang bagay yun na nakakatisog, lalo na yung mga hindi malago sa pinasabi natin na hukong. Kaya napapangamak yung mga tumatayo ng mga hukong kasi yung sumusunod sa hukong hindi matino. Maganda yung mga nagpapasunod sa hukong, sabi ni Pastor. Maganda yung mga pinasabi nila sa hukong. Pero yung mga tumutupad nito, sabi niya doon, ay wala sa ayon, wala sa lugar. Kasi nga di ko alam ba't ngayon nasabi. Marahil, isa sa atin nakikita nila na ganun. Kaya nga isa sa ito, alam mo nakinigra ko yung topic doon, Love, Brother Francis, sa Carolina, na maganda yung topic nila, hindi ko alam natapos. Ang sabi doon ay, talagang hinamay na harapan nila sa Brother Francis ng butas doon. Kasi na, alin daw bang magpapalago ngayon? Yung hukom ba? Yung training o yung five-fold ministry? So isang ba ngayon? Salamat sa Diyos kasi nasabot ni Brother Francis yung tanong na yun. Ngayon, sabi ko nga, si Brother Francis, sabi ni Pastor Duming, walang kasalanan yun kung hindi. Hinahayag lang niya ito yung sinapayag sa kanya ng Panginoon. Sabi na, ngayon, yung mga tumutupad na yan, totoo ba talaga na natutupad nila? Sabi nga, yung training na yan. So, isang bagay yung kaya,
mahirap na mga katanungan ito, sabi nga, lalo na sa LCL. Yun ang problema ng mga kabataan ngayon. Na hindi naman talaga, sabi nga, kahit araw gabi tayong dumalo dito. Kung hindi naman talaga nagmamanifest sa atin yan, meron at meron pa rin makikita sa labas. Lalo na yung sabi nga ay, yung mga humahasol sa atin, yan, manaliti na yan, malalago na yan. Pero tingnan mo mga ugali, mga karakter, mga attitude. Walang mali yung mga tumatayo dito na nagtuturo sa hukong yung tumutupad nito. Yun yung nagkakamali. Kasi nga, sa madaming paggawa, maraming napapamali. Pero isa lang yung, kunwari, pupunta ako sa dulo. Kunwari, ito lang yung nakuha mo, kahit di mo nalakaran ito, kung ayaw mo na itong magsimulan. Kung ito lang yung nakuha mo, sabi nga, iyan ang gagaling mo doon sa harapan ng Panginoon, kahit sinakbangan mo na yung napakarami na yan, kung ayaw mo, para sabi nga ay walang makita na butas ng Diablo para palakihin yan. Kung ito lang yung kaya mo sabihin, edi dyan ka. Kung ito lang yung kaya mo sabihin, edi dito ka. Kung ito lang yung kaya mo sabihin, dyan ka muna. Ito ka muna. Pero kung sabi nga ay, paano na kung hindi mo kaya ba rin yan? Sabi nga, kailangan mo pa rin sana magpa-training. Kaya mga kapatid, sabi nga, sa dinami-dami na yan nung mga nandiyan sa harapan natin, sabi niya, pag-usapan natin ng LCL, maraming bagsak dyan. Lalo na sa loob ng tahanan. Sabi ni Brother Lito nung nakaraan, sabi ni Pastor Duki, kapag walang pagkakaisa ang mag-asawa, sabi nga, hindi totally talaga sila nakakasunod sa training. Kasi isa yun, inamin ni Pastor, na sabi niya, kasi nagkwento yung asawa niya, makasabay ko minsan yung asawa niya, nakapantalon. Hindi naman ako nagsalita eh, kaya ako nagagalito, sister, kasi pinasok ako ng hangin. So, sa akin wala akong ano doon, kundi sinabi ni Pastor na kaya gusto din niya marahil magpa-facial kasi yung asawa niya hindi niya makontrol sa pagpapantalon. So, isang bagay yun na marahil siguro, yung hinihintay, siguro, pastor siya, di ba? Pero magmamas siya, pastor, hindi mo rin siya sabi na ay sabihin natin na inaamin niya lahat ng alam niya. Kung hindi, sabi na meron tayong kakulangan. Sabi nga doon. Kahit pastor siya, meron pa rin siyang kakulangan. Kasi, sabi nga, sa atin ng mga mananampalataya, huwag natin sasabihin na tayo'y malalago na nandun pa rin yung kahinaan natin. Pero huwag natin sadyain. Kaya nga sabi ni pastor, naghahanap, marahil siguro si Pastor Blooming na isang pamilya na makikita niya talaga na nakakatupad ng training. Yun po yung nakita ko na mangungusap sa kanya at lahat tayo, sabi ko nga may kapintasan kahit siya mayroong kapintasan. Hindi po nilid sa atin na meron tayong katulad dito, Minggo, Biyernes, may Merkules, nahukong. So, kung hindi man po, sabi nga niya, nakakadalo siya, pero kinakailangan, tumayo tayo sa dapat nating pindigan. Ngayon, yung pagsunod natin, sabi nga, sa hukong, sa training, hindi lang po dito sa Diyos, lalo na po sa loob ng sambahayan natin. Sabi nga, lalong gawin natin ito sa loob ng pamilya natin. Ulitin ko lang po, sabi ni Pastor, kasi hindi siya makahiwalay sa PB. Kaya inamin din niya yun. Isa siya sa hindi makahiwalay ang PB, pero pinipili naman niya yung kanyang pinapanood. At nagre-report siya sa asawa niya, yung mga anak niya nagre-report din sa kanya. Pero sabi ko nga po, sa kuya, sa tatay, papaano? Kung ikaw mismo natatay, ikaw ang nagkukusang manood ng TV para panuulin mo yung buwan ng kabuluhan. Kung sa'yo mismo makita yan, kaya sabi ko kay Pastor, kung ikaw mismo, Pastor, yung nagkukusang magbukas, sabi ko ng TV para panuulin mo yung mga walang kabuluhang bagay na yan, yun din ang gagawin, sabi ko ng anak mo, kaya hindi sa sabi ko nakasaway. Ngayon, pagdating sa TV, maraming bagsak. At
At isa na yun sa tinitraining natin dito. At isa na yun sa ibinubulag natin ngayon sa training. Sasabihin dito, manood na kung malago ka na. Pero kang dating sa bahay. Sabi nga, iniiwan yung buhayin para manood ng TV. Hindi ba nakakaya? Tapos sasabihin mo yung Dariel ka. Tapos sasabihin, simple ka ng Diyos. Nakakahiyang sabihin mo yan sa harapan ng Panginoon. Pagkatapos na sasabihin mo dito lang ganito, ganyan. Pagkatapos sasabihin mo, ganyan ka. Tapos mismo na ikaw lang ama ng tahanan. Hindi mo kayang panindigan yung sinasabi mo. Ay di, yung nabalik din ang anak mo, sabi nga, pumunta niya po sa yung TV at sasabay ka doon. Kasi yun din yung ginagawa mo. Ang naging problema po namin nung mga panahon na yan noon, yung TV na yan. Na walang kontrol yung papanood ng TV. Kaya nga po sabi ko, ang pakabutrin ko sa TV, dalawang TV yung natira, di pa rin tumigil, bumili pa rin ang isang TV. Pero nagpapasalamat ko ako sa Panginoon kasi kung ngayon may limit na, kinakailangan sabi nga, ang training, hindi lang dito sa loob ng pamilya, sa loob ng bahay natin, atong natin po yun ng gagawin. Mahirap labanan ito sa laman. Sabi nga, talagang dyan pa lang magbabakbakan kayo. Pero ano yung ipapakita mo sa anak mo pagkatapos mapakinggan ang training dito? Diba? Mapakinggan mo yung training dito, tapos sasabihin na, sabi nga kanina ni ano, sabi nga kanina, yung malaki na yung fundasyon, ginawa ni Brother Magilan dito, ay sino pang fundasyon ng sa loob ng tahanan, di ba tatay? Oh. Eh ngayon, kung yung fundasyon ng tatay eh, sabi na eh nakaangat doon sa ano, doon sa lupa, yung fundasyon ng tatay. Anong mangyayari doon sa mga anak niya? Sa asawa niya, di ba? Kasi sabi na, sumunod sa asawa. Ay, kahit pa, ano, parang ilangiyan ang fundasyon ng ganito dyan. O, ito, sabihin ko na sa inyo, hindi ba yung fundasyon? Fundasyon to, o, fundasyon yan. Yan, mga fundasyon yan. Pero akin ba doon talaga yung nagagawa natin? Kaya alam mo mga kapatid, sabi, mahirap talaga ang sumunod ng training kapag ang mag-asawa hindi talaga nagkakaita. Kasi nga, kapag nakita ng anak mo sumusumay ng isa, huwag siya ha, patay ko na yan. Siya, nagay ko na yan eh. Yan kayo magbabakbakan. Sabi na, labanan ito, sabi niya na duguan. Talagang makakaroon ng duguan ng labanan ito. Kasi nga, sabi nga eh, kapag hindi mo na-control, sabi niya, yung laman mo na yan, sabi niya, igagawin mo na lang kung ano yung gusto mo. Nakalimutan mo na yung training na yan. At sabi nga, ay yung training na yan, ilan yan? Isa, dalawa, tatlo, apat. Eh dito ka lang, ibagsak na yung mga kabataan eh. Nagtatago pa. Hindi alam na, nahuhuli rin naman siya. Magtago kayo mga kabataan, pero sinasabi ko sa inyo, sa Diyos, hindi kayo makakapagtago. Mga tatay, magtago kayo. Sabi nga, pero hindi kayo makakapagtago sa asawa nyo. Sa Diyos, mananagot kayo. Mga nanay, dito pa lang, sabi nga, bagsak ng karamihan. Sabi yung mas kaguming, pag nakakita sabi niya ng matyong lalaki, isasabi niyo, wow, ang ganda! Tapos lumabas pa yung matel. Wow, ang ganda! Mga nanay, sabi ko nga, kung dito pa lang, bagsak na tayo. Tayo, sinama ko eh. Ang sarili ko. Kasi alam nga na din siya sama yan. Oo, sabi nga, tumitingin tayo, pero ano nga ba'y nasa loob natin na yan? Kaya sabi ko sa inyo, dito pa lang, mahirapan na kayo. Mga kabataan, hirap na hirap kayo dito. Alam ko yan. Dahil ang gusto nyo, hindi nyo magagawa. Lalo na kapag pumasok na kayo, sabi nga sa training. Sasabihin, affiliation po mo, hindi ka pwede magkaroon ng konektado sa kanya. Hirap na kayo, hindi nyo siya makausap, di ba? Nahihirapan yung damdamin nyo, di ba? Nagdudugo yung inyong damdamin. At maaari, sabi nga, lihim, gagawa kayo ng paraan dito. Lihim kayong gagawa ng paraan. Kung ano yung ginawa ni Eva, yun ang mangyayari sa inyo. Sabi nga, kaya mga tatay, mga nanay, mga kabinatahan, mga kadalagahan, sana
itong training natin na to, maintindihan ninyo kung ano ang mensahe na nakapaloob dito. Ngayon, mga kabataan, kung ito lang ang masunod ninyo, sabi nga, ito yung dadalhin ninyo sa harapan ng Panginoon. Huwag ka tawa ng tawa dyan, Dudoy. Tawa ka ng tawa. Sabi nga eh, kung sa tao makakapagtago kayo, kay Brother Francis makakapagtago kayo, sa Diyos hindi. Sinasabi ko yan sa inyo. Kaya kinakailangan, sabi nga, mga tatay, nasan ba yung gana ninyo? Sensein nyo, sa asawa niyo po ba? O wala? O wala talaga, patay na talaga. O. Tapos eh, sabi ba, makita ko lang yung asawa mo na hindi kayo, hindi na nagsusupply. Ang pantong ko na, ayaw ko na sa'yo, nakakita ka ng bagay ng Diablo pa, pakitaan ko ngayon ng napakagandang dalaga, susundan mo ngayon niya, para ka na si Samson. Sabi nga, sa bawat sigla, bawat himay-may, sabi nga ng buhok ni Samson, hinihimay-himay ngayon ng mga guro sa hukong para himay-may yung sigla ng buhok natin at yung ating pananampalataya, hinihimay-himay yan ngayon ng hukong. Ngayon, mga kapatid, mga tatay, hindi mo na yung mga, hindi mo na si Dobby tatanungin ko, para si Dobby na lang itong binata eh. Ano, mga tatay, saan yung gana nyo? Yung Dianesas, hindi akong tatanong sa inyo, Panginoon. Nasaan ang gana ninyo sa mga panahon na to? Nasa training pa ba? Nasa gawain pa ba? O nasaan? Tumapunta lang kayo, parang ako nyo na. Mga tatay. O mga tatay. Alam natin sa mga huling panahon na to, nasabi nga, ako din mamaya sabi ko nga ay babakbakan din po ako ng Diablo. Kaya kailangan maging handa tayo. Kung kayo mga tatay, sabi nga, panggaling ninyo dito at mayroon inalagay sa inyo ng Diablo. O kaya inyong kahinaan, yung mga magandang mga babae na nilalantad sa inyo ng Diablo, sabi nga, kailangan maging matatag tayo dyan. Kasi kung ang babae, sabi nga, ang siyang naging pundasyon ng pagkakasala, sabi nga, ang mga tatay na mahihina sa pananampalataya, yan ngayon ang gagawin ng Diablo para silawin kayo at ilayo kayo sa message ngayong huling panahon. Ngayon, tapos na ako sa mga tatay kasi wala naman sumagot na forma sa mga tatay kundi si Brother Lito lang. Si Brother Lito lang talaga, be honest dito eh. Si Brother pa doon, nandun sa laban, nag-detect eh. Ano ka ba? Hindi na marunong sumunod sa training. Hindi ko sumagot sa amin. Sabi mo sa akin ngayon. Nasaan pang puso mo? O sige. Yan ang nakakaalam dyan. Dapat iisa lang ang kabataan itong lalaki. Dodoy, nasaan ngayon yung gana? Yung enjoyment mo nasaan? Siguraduhin mo. Kasi, sabi na, kung dito ka lang, bagsak ka na eh. Dito, bagsak ka na eh. Pagdating dito, bagsak ka na. Wala na lang siya. Sabi nga, ganyan. Sabi nga, ikaw ay, kayo ay nagdadaan sa ganito ngayon. Pakiram naman ninyo yung inyong mga laman. Kasi dito ka lang, ibabagsak ka ngayon ng Diablo ngayon. Nagpupuntigin ka. Dito ka ngayon, babaratan ng Diablo. Kaya kailangan, pagtayan mo din yung iyong kilitin. Kaya, tama akong mahaba lang na para ako mga kapatid, parang sermon ako kasi medyo na ano lang yung aking puso kasi nga, sabi ko nga, walang problema sa nagpapatupad ng hukom. Yung tumutupad ang meron problema nito. Kasi sila, sabi nga, kung hindi man nasubrahan, sabi niya, kumulang pa. Kung hindi pa kumulang, sabi niya, wala na. Sawa na. Kung hindi man sawa, sabi niya, kung sawa na kayo dyan, sabi niya,
Ay, wala na. Talagang buwak na. Pati yung asawa niyo, pag nasawaan niyo na. Amen. Ako mag-lapag-sister, dira ka.